Hello! Welcome again to my channel, my own original stories with Ibat, Ibang, Kwento. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin, i-subscribe. Hit nyo po all notification bell para lahat po ng aking i-upload na video ay ma-notify po kayo. Una po kayo sa impormasyon na inyong mapapanood. Like and share po kung magugustuhan nyo po itong video ko. And thank you very much for your untiring support. Sa ating mga viewers yan, thank you very much. Mega love shout out sa ating team Beautiful Soul Vloggers. And of course, sa team YTC Vloggers, mega love shout out po sa inyo. Thank you very much. And tsaka sa ating team YouTube Universal Group, mega love shout out to all of you. And alright, may mga ilang katanungan po sa ating comment section na bigyan natin ng kaliwanagan. Ito yung unang comment niya o unang tanong niya. Okay, from Odelexus Channel. Odelexus Channel. Alright. Ang katanungan niyo po o yung komento, patagalan at kahirapan ang pagkuha ng land title. Actually po, talagang patagalan at kahirapan. Totoo po yun. Pero, kung ang inyong title po ay malinis naman po, it means wala pong any transaction or updated po lahat-lahat ng information. Updated po kayo sa mga taxes. Updated po ninyong nababayaran ng inyong buwis. Wala pong ibang transaction sa inyong title. At yun lang din. So, hindi po siya matagal. At hindi po kayo mahirapan. Mahirapan lang po kayo kung incomplete details po, incomplete information at hindi pa po nagagalaw ang land title na inyong pinagmamay-ari. Hindi po kayo mahirapan at hindi po matatagalan. Kung lahat po ng information ay kumpleto, intact po lahat yan, nababayaran nyo po ng buwis sa assessor. Okay, yearly po, binabayaran po yan. So, yun po ang aking masasabi doon. Kung may iba pa pong katanungan, pwede nyo pong i-comment lang dito sa ating sa comment section. Okay, thank you very much sa iyo dyan, Odelexus Channel. Isa din po nakatawag pansin sa akin yung komento ni Aurea Priester. Sabi niya po, mahal na daw ngayon ang magpatitulo. Depende po sa pagpapatitulo o depende po sa pilihan, depende po sa transaction mismo. Ang pagpatitulo po ay kailangan po talaga natin bigyan ng pansin, lalo na sa financial, kasi marami po itong process na dapat pagdaanan ng inyong mga documents. So, depende po talaga sa transaksyon ng inyong dokumento kung ano po ang gagawin ninyo sa inyong lupain. Kung ito po ba ay isa-subdivide ninyo or ita-transfer lang ninyo or i-donate ninyo. Depende po yun sa kalagayan ng inyong titulo. So, may mahal, may mura, pero ito lang po aking masasuggest. Huwag po ninyong ipaasikaso. Kayo na po ang mag-asikaso ng inyong lupain, ng inyong documents, ng inyong transaction. Kayo na po mag-asikaso para ang ibabayad po ninyo ay yung mismong bayarin lamang po sa mga dokumento, sa mga government agency. Yun po aking mapapayo na kayo po mismo ang mag-process. Magbaon lamang po kayo ng tiyaga. Kasi at the end of the day, alam na po ninyo kung paano po ito sa paglakad ng inyong mga documents. The next na concern dito sa ating comment box, from Live with May, sabi niya, dinivide na kasi ng parents namin ang kanilang conjugal na lupa, pero until now, wala pang update. Depende po yan yung pag... Sa sinabi niyo pong pag-divide, ibang ahensya po ng gobyerno o ibang agency po, services ang nag-handle po nito. Ito po yung ating mga geodetic engineer kung dinivide na po yan. Nagkaroon na ba ng subdivision plan? Approved na ba yan ng DNR? Approved na ba yung ginawa ni geodetic engineer?
o anumang status ng inyong lupa, dun po yan ipaprocess ang pagsasubdivide. So, yun po ang una nyong balikan. Yun po ang una nyong tanong. Una nyong liwanagin kung approved na ba ng DNR yung subdivision plan. Or kung pinagawa nyo po yan sa Land Registration Authority, approved na ba ng LRA? Meron na bang copy? Yun po ang inyong unang linawin. Doon sa pag-subdivide na until now, wala pa rin update. Okay. Marami pa po ang ano niyan, ang marami pa pong cases or marami pa pong pagdadaanan yung lupa na yan kung nasa pag-divide pa lang siya. Alright. Matagal po ba ang process sa manahan ng lupa? Kung susundin po natin ang process, kung kompleto po lahat ng information, lahat po ng documents, lahat ng details, minimum po siya ng 3 months. Okay? Minimum po siya ng 3 months kung lahat po ay kompleto ng mga documents. Minimum po siya ng 3 months bago po ma-produce ng bagong title doon sa manahan. Okay? Maaaring tumagal pa dahil nga sa ibang dokumento na kailangan sa pagpoproseso. Kasi bawat documents, bawat requirements sa Registry of Deeds, may kanya-kanya po siyang proseso at may kanya-kanya po siyang timeline doon sa pagproses ng documents na yun. Yun po ang aking masasagot po dito. Kung hindi ka po satisfy sa aking sagot, comment below lang po dito sa inyong katanungan. Matagal po ba ang process sa pagsamanahan ng lupa? Yun nga po, sabi ko minimum po siya ng 3 months. Alright. So, malalaman nyo po dito kung bakit minimum siya ng 3 months. Okay? So, yun lang po nakatawag pansin sa akin yung mga nag-comment. Sana po ay nasagot ko po at nakatulong po sa inyo ang aking kasagutan sa inyong katanungan. Okay. Ngayon, i-discuss natin or ibibigay ko po yung requirements para sa manahan ng lupa. Ang una pong requirements niyan, yan po yung deed of extrajudicial settlement of estate. Ayan po yung mga nakapaloob po dyan sa dokumento na yan, yung mga magmamana ng lupa na yon, at saka kanino nang galing, sino yung mamanay nila. Nandun po yung information ng lupa, yung ilang hektarya, saang lugar. Halawa, yung BIR natin, BIR car, ito po yung mga buwis na babayaran sa mga magmamana, magbabayad po kayo ng buwis. Pende din po sa status ng lupa. Alright? Depende po dun sa dokumento kung na-process nyo ba ng tamang araw, tamang oras. Marami din po itong mga requirements. So, yung iba tumatagal dito dahil sa mga birth certificate ng mga magmamana. So, dapat kompleto po talaga ang ating mga requirements. Yung iba, nahihirapan dito kasi mga maraming requirements na kailangan. So, yun po yung ating pangalawang requirements, yung BIR car or tax certificate clearance. Okay, next. Syempre, di mawawala yung owner's duplicate copy of title. Kung may mamanahin kayong lupa, may title po dapat siya. Pwede din pong wala. Ibang ano din po siya, ibang process din po siya. Okay? So, make sure lang yung title name dun sa lupa ay parehas din dun sa deed of extrajudicial settlement. Dapat magkaparehas po siya. Next, transfer tax and transfer fee. Saan po makukuha to? Sa assessor's office po. Babayaran po ninyo yung transfer tax and transfer fee. Then, next, ating panglima, tax declaration with certified true copy. So, dapat certified true copy po siya. Same name,
dun sa owner's copy of title, tsaka dun sa deed of extrajudicial settlement of state, dapat parehas din po yung name nung may-ari, nung mamanahin. Ang pang-anin po yung tax clearance. Doon din po natin makukuha at mababayaran sa sa assessor's office. Then, yung panghuli natin, yung pampito, ay yung publication. Ano ba yung publication? Kung may magmamana, ipapublic po yan. Ilalagay po, kumbaga ilalagay po sa newspaper. Ilalagay po siya sa tabloid, yung magmamana, tsaka yung mamanahan. Kasi, dapat ilagay po siya para maalam ng lahat, baka may mga anak pa yung mamanahan. Okay, dapat alam, nakapublic po siya within 3 consecutive weeks. 3 consecutive weeks dapat siya nakapublish sa newspaper. Okay? Bakit ipapublish? Kasi may mga, ano po siya, may mga, baka may mga ibang kamag-anak pa or anak na na involved doon sa owners mismo nung ating title. Okay, yung mamanahan natin. So, kaya kailangan ipapublic po siya para alam po ng lahat. So, yun lamang po ang ating ano, ang ating requirements para sa manahan or yung deed of extrajudicial settlement of estate. So, kung kayo pa ay may mga katanungan, just comment below lamang po. Or kung may iba pa po kayo concern, maaaring i-comment na rin po. Or iba pa pong mga problema ninyo sa ano, sa yung lupa, ay pwede nyo pong i-comment below. Ano yan po natin yan? Sagutin po natin yan hanggang sa abot ng aking makakaya. Salamat po sa inyong suporta, and goodbye!